Yan, balik na tayo. Maya-maya konti. 4 a.m. Babastunin natin itong ginagawa natin. Sana meron ng gising, ano? Wala pa. So, hintay-hintay lang tayo.
sila pang gising. Hi, good morning. Sino kaya yan? Good morning. Ngayon daw, maagang gumising. So, 10 minutes na lang pa.
Sir, tanong tayo po tayo nagmasa. Kagabi po, nagmasa po ako ng 9. Late na po ng 9. So, ito po yung ano, ito po yung karugtong sa ginawa natin kagabi. Good morning po, dyan sa Jeddah. Ay, anong oras nga po pala dyan? Dito pala yung morning. Kakalam ko yung pang oras dyan sa Jeddah. So, minasa po natin to ng 8 p.m. Ano, 9 p.m. kagabi. Dapat 8, kaya lang late kami nakapag-umpisa ng video. Kasi nga po, eh, hindi kami, ano, hindi namin kabisado paano mag-line. Kaya maraming errors na dinaanan namin. Kaya natagalay konti. Okay, so 5 minutes to 4. Sorry yung tumatawag, no? May tumatawag kasi sa akin. I'm sorry po, hindi mo na kita masagot kasi live po na tayo. Anyway, yung tanong nyo po, gawan ko po ng paraan. Masagot yan, okay? So, may 5 minutes pa tayo. Okay, so pwede na siguro tayo mag-umpisa. Okay, so umpisahan ko na. Kita ko lang. Ito po yung itsura niya. Sa mga ano, sa mga manilibago, sinasabi nila na mabasa siya. Mabasa talaga siya. Pero hindi siya malagkit, hindi siya dumidikit. Okay? Kasi oil naman yung gamit natin. Hindi siya dumidikit sa kamay. Hinahanin mo siya. Siya dumidikit. Pero basa po talaga siya. Okay? So, no worries tayo dyan sa basa. Dahil sanay naman tayo dyan sa basa. Okay? Yan naman yung nagpapasarap yung basa. Lalong-lalo na pag yung basa, nasa madaling araw. Joke lang. Okay, so hahatiin na natin sa tatlo, dalawa lang. Okay, so po. Babastunin na natin. Dumidikit siya konti sa mesa. Kaya tayo naglalagay ng harina. Iniiwasan pa natin mag-dusting. So, babastunin ko lang. So, yung pagbasto naman ito, meron na tayong video nito paano gawin. Kaya, binilisan na lang natin. Pwede naman kayo, ano, dyan sa mga mahihirapan sa ano, pag ano lang basa, puting basa,
Alalay lang tayo sa arena kung gusto niyo mag-dusting. Okay, so ito yung breadcrumbs natin. Kung napansin nyo, hindi pa siya ganun ka-firm bago nilalagyan ng breadcrumbs para hindi na siya didikit sa table. Okay, maglalagay tayo dyan. Saka natin ito, babatakin pahaba. So, ginagawa lang po natin, i-stretch lang po natin yung dough mula dito sa gitna. Igugulong natin para ma-stretch yung dough. Okay? So, ito naman yung isa. Ganun din. So, ganyan lang po halos kalaki. Mga 1 inch siguro yung lapad. So, hindi kailangan natin ng masyadong malapad. Kailangan natin yung ganito lang kalaki. Kasi, pag didikitin natin to, para maganda yung labas. So, i-rest muna natin ng 30 minutes bago natin i-cut. Kaya ng 30 minutes. Kita ba? Ayan, sa 30 minutes yan. Hintayin natin yan mag-alarm. So, ginawa natin ngayon parang ano talaga. Klarong-klaro. Ayan. Pati sa pagluto natin mamaya, maglalagay na rin tayo ng timer para klaro niya rin kung ilang minutes talaga maluluto yung tinapay natin. Okay? Pero depende naman talaga sa oven, sa oven at saka sa laman ng oven ang pagluto lang, yung time ng pagluto ng tinapay. Kasi nga po, halimbawa oven ko ngayon is 4 plansas. Kung lalagyan kong 4 na plansas yun, punuin ko kumbaga. So, medyo matagal konti kasi bababa yung temperature niya pag maraming laman pagkapasok po dun sa tinapay. Okay, so, tapos yung heat circulation niya, medyo, ano rin, mapabagal yung bandang gitna. Kasi ang, ano, scenario ng oven ko is parang cabinet type. Naka-layered lang siya. Hindi siya rotary type, layered lang, parang cabinet type. Okay, so hindi maganda yung circulation ng init. Pero, pwedeng-pwede na rin sa pag-umpisa ng paggawa ng pandesal.
Okay, so gagawan rin natin yan ng ano, ng quotation. So, gagawa tayo ng quotation gamit ng ganyang klaseng oven. Tapos, kung iilan lang yung plansa na ginamit ko para makapag-umpisa. Kasi maraming nagtatanong ito eh. Gusto kong sagutin sana noon, kaya lang mahirap talaga gumawa ng long time ano, long time fermentation pag nasa trabaho tayo. Kaya dito na tayo. Nagawa natin ngayon. So sa tumawag kanina, pwede kang ano, pwede kang mag-message ngayon. Hello po, good morning po. Long time no see. Din po vlog nyo, namimiss namin. Hi, Ma'am Jade Balistian. Ma'am Jade, good morning po. Oo nga po, matagal po tayong di nakagawa ng videos. Kasi nga po, ano, nag-resign po ako dun sa pinagtatrabahoan ko. At matagal tayong ano, matagal tayong hindi nakagawa ng pagdedemohan. Anyway, nasa bahay na tayo ngayon. Yung sa pinag-uupahan ko na boarding house, dito na ako gumawa ng itong table. Tapos bumili na rin ako ng ano, mga gamit pang demo. Same time, gumagawa rin ako ng mga buko pie, binibenta ko. Kasi wala tayong pagkakitaan ngayon, kundi ito lang. So parang nasa survival mode tayo ngayon. Kumbaga, gumagawa tayo ng paraan para tayo makita kahit papano. Kasi nga po, wala pang tourism, wala pang bukas na, no? Merong nagbubukas na hotel. Kaya lang, walang turista, local lang. So, matumal yung hiring. Kaya, gumawa muna tayo ng paraan. Okay? Pero advantage to, yung paraan na ginawa natin, advantage sa gagawin nating video. Kasi nga po, magagawa tayo actual talaga. Tulad ng ginawa natin ngayon. Nakagawa tayo actual demo. Walang sasaway. Kaya lang minsan medyo maingay. Hi Chef Godim, huwat yung ko para sa Makatuan. Salamat, lovely Bernardo. Good morning, ma'am. So, mamayang gabi siguro, gagawa tayo another video. So, ang gagawin natin doon, kasi meron na tayong palaman na gawa sa harina, meron na tayong palaman na gawa sa potato flakes, meron na din tayong palaman na gawa sa breadcrumbs, itong powder, itong bread powder, na meron na tayong palaman nito, ginagawa ko formula na palaman ng pangpalaman ng tinapay. So, mamayang gabi, gagawin natin palaman is ube na gamit kamote. Okay, so maraming nag-abang kasi yun nga po, matumal minsan yung ube. So nagkakaproblema sa pagbili ng ube. So ginawa ko, naghanap ako ng kamote na purple yung kulay. Hindi naman siya ube, pero kamote talaga siya na purple. Okay, so yun na yung i-replace natin dun sa ube. Papakita natin mamaya. Yun yun ang i-highlight natin, yung palaman natin. So live pa rin tayo mamayang gabi para ipapakita natin paano natin lutuin. Kasi yung pagluto ng kamote o kaya yung ube, niluluto ko lang, walang tubig. Ayoko nilalagyan ng tubig yun. So papakita natin mamaya paano natin lutuin para marami talagang matuto. Maraming ano, maraming nag-comment kasi yung itong vlog natin, minsan marami akong sinasabi. Ay, hindi naman talaga minsan, lahat ng video ko marami akong sinasabi. Tapos yung demo natin matagal. Kasi nga po, daldal daw ako ng daldal. Humingi tayo ng dispensa dyan. Kasi nga po, kailangan natin sabihin. Para naman dun sa mga nag-uumpisa pa lang o yung nagplano pa lang. Okay? So kailangan natin yan ano, banggitin.
Okay, so 30 minutes po yung ano inintay natin bago natin to i-portion. Okay, so hintayin ko lang yung ano, baka may mag-comment dyan. Good morning sa ating lahat, no? Sana araw-araw na tayo, subukan ko, baka araw-araw na tayo makagawa ng ano, mga demos. Okay, subukan natin. Sa ngayon, nagbibenta pala ako ng mga pais. Baka may taga Cebu dyan. May taga Cebu di hanggang matakaroon. Ganahan mo order ko kasaba. Yung kasaba na ito na nasa YouTube. No? Available atong kasaba. Tag 150 ra. Nasa tayo buko pie. Itong buko pie na binibenta ko ngayon, ibibigay ko rin sa YouTube. Ide-demo din natin yan. Marami tayong gagawin na pie. Yan. Gagawa tayo strawberry pie. Mango pie. Mango and peach pie. Mango apple peach pie. Yan. Gagawin natin yung mga pie na yan. So, babanggitin ko na lang itong tanong ni, hindi ko basta mabasa. Tanong niya kasi kung paano daw mag-hire ng manpower sa bakery. Ma'am, kung mag-umpisa pa lang po tayo, mas maganda po sa bakery talaga is tayo yung nag-umpisa. Okay? So, kung hindi niyo po kayang gumawa ng tinapay, at least may idea lang tayo. Okay, napaka-importante po 'yan. Kasi nga po, minsan hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan ay meron talaga, hindi kadalasan, meron talagang baker na hindi maganda yung ano. Hindi maganda yung pakikisama sa may-ari. Kaya mas maganda na tayong kayong magtatayo ng bake shop, mas maganda na may idea kayo kahit papano. Okay? So, sa pag-hire daw ng ano, sa pag-hire ng mga employee, unang-una, pinakamaganda is hahanap ka muna ng baker. Okay? Isa, kahit man lang isa. Ang ano, ang kalkulasyon namin pagdating sa pag-hire ng baker, isang baker, isang sako. Okay? Kaya ni baker yan, ubusin ng isang sako. Pero, make sure kaya nyo rin ubusin yan, ibenta sa buong araw. Kasi kung hindi gagawin lang ni baker is mag-produce ng tinapay, tapos hindi nyo naman kayang ubusin sa isang araw, masasayang din yung tinapay ninyo. Okay, so kailangan din dyan yung pwesto o tamang lugar. Saan ba yung tamang lugar sa paggawa ng tinapay? Sa paggawa ng bakery. Kung may makikita kayo sa lugar ninyo kung saan marami yung mga bakery, yan po ang tamang lugar. Ang iba, takot sila kasi maraming kompetensya, marami daw kaagaw, kumbaga. Takot sila pag maraming bakery kasi nga po maraming kompetensya. Baka wala silang benta, malugi lang sila kasi marami na pong ano. Huwag po kayong matakot. Dapat na maging masaya kayo pag maraming, ano, maraming bake shop sa lugar ninyo. Kasi nga po, ibig sabihin po niyan, malaki po ang potential market. Okay? Kaya po, nagkaumpukan yung mga dyan. Pag nakikita niyo yung mga kilalang bake shop sa isang lugar, yan, nasa tamang lugar po kayo. Okay, tulad ko, nasa compound lang ako. So, wala ako sa tamang lugar. Kailangan talaga, sa pagtayo ng bakery, nasa tamang lugar tayo.
Kasi nga po, kailangan natin kumita. Okay, so yun po ang pinaka-importante. Hanap ka muna ng baker, kahit man lang isa. So, si baker, ikaw o kahit isa sa kamag-anak ninyo ang magiging sales muna. Kasi nga po, mag-o-observe pa tayo kung kikita tayo o hindi, o kailangan natin mag-hire pa uli ng sales natin. Okay? So, hindi agad-agad tayo mag-hire, not unless maganda na yung lokasyon natin. So, makita natin na malaki yung potential. Kailangan natin mag-hire muna kahit isa. Tapos yung time ng duties ng sales at saka yung baker, kadalasan 10 to 12 hours parang security. Yan po ginagawa. Ngayon, medyo nag-adapt na rin po yung mga bakery sa Dole. Batas ng Dole. May nag 8 hours na yung mga malalaking bake shop. Pero yung paumpisa pa lang, 10 to 12 hours talaga. Kasi nga po, ang paggawa ng tinapay, kailangan ng oras, kailangan ng pasensya. Kung short time lang yung duty ni baker, kira-rush niya yung tinapay, ang mangyayari, pangit yung result. Okay? So, kung si baker mapagmahal sa tinapay, kaya niyang magbigay ng oras kahit walang sahod. Okay, kasi nasa isip palagi ni baker, kailangan kong mapa-impress yung customers. O kailangan kong mapa-impress yung amo ko. Yan po ugali ng tunay na baker o kaya yung mga kusinero. Yan po palagi nasa isip nila, kailangan mapa-impress ko yan, kailangan masarapan siya. Pero yung mga baker lang na hindi ganun yung ugali, hindi, wala sa isip nila yan, parang hindi sila matawag na baker o hindi sila matawag na cook. Kasi nga po, ang ano lang nila is to produce. Parang basta lang sila gagawa, wala naman silang motivation. Kaya kailangan talaga hanapin mo yung ganung ugali ng isang baker. Kaya magbigay ng oras kahit walang sahod. Kasi napaka-importante talaga sa tinapay ang oras. Okay? Hindi nirarush yung tinapay. Yung iba, may napuntahan ako dati, ginagawa nila pakyawan. Kung napansin nyo, kung pupunta kayo dun sa palengke, ilang minuto na ba? 15 minutes pa tayo. Kung pupunta kayo sa palengke, may makikita kayong mga tinapay dun na nakabalot ng plastic. Yan ang production nila dyan is pakyawan per sako. So walang problema yon kasi volume . Yung volume naman yung habol nila to produce more sa bawat tao. Kasi kung hindi naman, per sako kasi yung price ng ng labor nila. So, kailangan nilang humabol ng mga ilang sako para makuha nila yung gusto nilang amount per day. Okay, so hindi natin ma-blame yung baker na mag-rush. Kasi kasalanan minsan ng mga nagmamay-ari kung bakit nila per sako. Pero, kasi nga po, hindi naman hinahabol nila doon quality sa mga ganyang tinapay na sa binabalot. Ang hinahabol nila doon, paano magtagal. So, kadalasan, dry na yung tinapay. Kasi sinasadya nila yan para hindi mag-molds agad. Tsaka hindi mayupi. Okay, so, ganun po yung nangyayari sa merkado. Okay, kung bake shop talaga gagawin mo, kailangan mo talaga maghanap ng baker na kaya magbigay ng oras kahit walang overtime. Okay, meron yan, marami yan. Kasi pag baker ka, naintindihan mo talaga yung oras ng paggawa ng tinapay. So, hindi ka titingin sa pera. Titingnan mo kung paano mo magawa ng maayos ang iyong tinapay.
So sana nasagot ko yung tanong mo. Yan lang naman talaga eh. Umpisa isang sales tsaka isang baker. Katumbas yan ng isang sako. Isang sakong harina, 25 kilos. So, gawa natin yan ng quotation. Gagawa tayo niya. Siguro next day. Yan, gagawa na tayo ng short time, yung 3 hours lang kasi ginagawa ko nga minsan. Gumigising ako madaling araw na hindi ako nag-mix sa gabi. So, diretso na yung ginagawa ko. Gigising ako ng 3 a.m. Tapos, dire-diretso na yan. At 5 a.m., meron akong pandesal. Pero nagawa na rin natin to sa mga video natin, yung short time pandesal. Kaya lang, yung iba talaga guys, kailangan nila actual. Meron nga dyan iba, hindi naman talaga natin ma-blame. May mga tao talagang slow learner, kung tawagin. Hindi naman siguro, kaya lang hindi na lang siguro nila masyado, hindi siguro masyado malinaw yung pagbibigay natin ng guide. Okay? Kaya medyo nalilito pa sila. So, itong ginawa natin ngayon, napaka-actual talaga. Ito talaga yung regular na cycle na paggawa ng tinapay. Gagawin sa gabi. Pero hindi po natin ina-advise yung long-time proofing, yung nag-proof kayo sa gabi tapos luto na lang sa umaga. Hindi po natin ina-advise yun kasi nga po may tendency na mag-dry yung tinapay. Lalong-lalo na pag mainit yung lugar po ninyo. Okay? Yung pinagawa natin na tinapay. May tendency na mag-dry po yan. O kaya open air yung paglagyan ng pag-proof, pagpapaalsahan nyo ng tinapay. So, magda-dry din yon. So, kung napansin nyo, kung makakabili kayo sa mga bake shop, na medyo cotton na yung dating ng tinapay, parang cotton, masyadong maraming hangin ng pandesal. Kaya mabilis matuyo, maya-maya pagkalamig, tuyo na. Kaya siya, good evening. Hello. Hello, Ma'am Josephine. Good morning. So, yun po ginagawa nila. Kaya hindi po natin ina-advise yan kasi nga po kailangan po ng tamang dyan, tamang guide para ma-advise natin yan sa ganyang technique. Kasi maraming errors dyan na hanggang ngayon hindi pa nila na-resolve. Kasi ang mangyayari, pagkagabi talaga, kahit gaano kagaling ni Baker, aantukin at aantukin yan. Hello, Chef. Happy you're back and God bless. Thank you, ma'am. God bless you more, Miss Josephine. So, yan ang problema. Yan yung ni Baker pagkagabi. So, itong technique na ginagawa natin is fermentation lang. Gagawin natin sa gabi, masahin natin, tapos 20 counts lang naman, same lang din sa 20 counts natin na pandesal. Hindi naman na kailangan natin na magbabad talaga o magpagod kahit gaano karami yung mamasahin natin kahit isang sako. Hanggang mabuo mo lang yung dough, tapos takpan mo lang. Huwag mong iwan na walang takip kasi magda-dry din yan. Kahit plastic, takpan mo kasi magda-dry din yung dough. Okay, so kailangan may takip talaga yung dough. So, ngayon, target natin is makaproduce ng tinapay by 5 a.m. Okay.
May tanong po pala ako, pwede nawala paki-send ulit, nawala. Mabilis na mawala yung tanong ninyo. Saglit lang ha. May tanong po pala ako, pwede po bang maka-apekto sa tinapay yung lumang flour pero di expire? Yes, pwede po yan. Lalo na pag nagkaroon na ng bukbuk. Kasi malilisin na yung ano, yung tinatawag nila na yung wet ng ano ng tinapay. Ang matitira diyan is starch na kasi nga kinakain na ng bukbuk. So problema talaga yun pag nakastock na yung flour. So bawasan po natin ng konti yung per stocking natin. Pero during pandemic may marami talagang bakery na nagkakaproblema sa per stocking nila. So ginagawa lang po namin dyan is yun nga po, ginagawa namin ni tinapay, pero yung mga toasted like sliced bread, gagawin mo sliced bread pero ito toast. English please. I don't understand anything. Ma'am, I'm very sorry. I'm not good in English. May nag-request po ng English kaya hirap tayo dyan. Baka dudugo ilong nyo pag ako nag-English. Baka naman hindi na tayo makatayo ng maayos, ano? I'm sorry po. Hindi talaga tayo fluent in English o hindi tayo maganda. O hindi talaga tayo marunong mag-English. Makasagot lang tayo konti-konti, yes or no, ganun lang po. Kaya pasensya, pasensya. Marami talagang nag-request ng English. I-open ko daw yung subtitle ng English. Kaya lang, yun din problema ko. Hindi ako marunong sa ano, sa ganito. Hindi ako marunong mag tumingin kung anong dapat. No? Kaya pasensya, pasensya na po. Pero subukan ko pong magtanong sa mga kakilala ko kung paano yun. Yung subtitle na yan. Okay, so medyo alsado na po. Kung napansin nyo, nagka-crack na po yung breadcrumbs na nilagay natin. Ibig sabihin, gumalaw na po yung dough. Okay, so wala pa tayong 30 minutes. 5 minutes na lang po. Yung natira. Okay, 5 minutes and 26 seconds. So malapit na natin i-cut. So napaka-importante po dito yung technique. Kasi ginagawa po ng ibang pandesal, hiwa-hiwalay po nila. Lalagay sila ng space. Yun naman po yung tama sa paggawa ng pag-arrange ng tinapay sa bread plate. Kasi kailangan yung space para maluto both side ng tinapay. Pero itong sa atin naman is pagdidikitin natin. Kasi kailangan natin yung moist ng tinapay. Okay. Kailangan lang natin doon yung maging crispy yung taas tsaka yung bottom ng tinapay, ang pandesal. Hi sir, salamat po. Nagluluto ako ng pandesal ngayon from 6 November ngayon, 16th pandesal. Yun, congratulations po. Marami. Napakarami na yan, 16 kilos. So, marami pang ano. Meron ding isa subscriber natin. Pinagawa lang niya during pandemic is binangkal. So, hanggang Pasko, Pasko at New Year, binabalot niya, binangkal, nilagyan niya lang ng ribbon, red ribbon. Okay, so, kumikita siya kahit papano. Nasa ibang bansa din yun. So, marami na tayong, ano, masaya tayo dyan kasi marami tayong natutulungan kahit papano, ano. So sana ay ano, wala nang magagalit sa mga ginagawa natin kasi nga po madaldal daw ako masyado. Sana maintindihan niyo naman kasi itong ginagawa ko ay para sa mga kapwa natin Pilipino na gusto talagang matuto. Okay,
So, kung kayo na may meron ng idea, hindi nyo na kailangan ng kadaldalan ko. Pagpasensyahan na. Kasi ginagawa ko to kahit natutuyuan ako ng laway minsan o nauutal. Ginagawa ko talaga to para sa kanila. Okay? So, pasensya na po. So, gumamit talaga tayo ng timer para malinaw o maliwanag sa atin ang lahat. Pagkaloto nito, sabay tayong magkakape. Okay? So, sa mga ano pala dyan, sa mga nanonood sa atin ngayon, na gusto nila ng guide kung gagawa sila aktwal, pwede kayong mag-invite sa akin via Zoom. Pwede natin gagawin yan o kaya live chat lang sa Messenger. Pwede naman. Handa tayong tumulong para dyan. Basta may oras lang tayo. Kasi nga po, wala tayong trabaho sa ngayon. So, meron tayong sapat na oras na ibigay sa mga taong gusto nila yung gabay natin. Okay? So, handa naman tayong tumulong. Wala namang bayad yun. Huwag kayong mag-alala, walang bayad. Basta magbigay lang kayo ng load. Hira lang. Marami pang request dun sa mga previous na videos natin. May mga request na demos na hindi pa natin nagagawa. Pero sana magagawa natin yan. Balikan ko yung mga comments na yon. Lilist natin yung mga request nila. So sana magawa na natin. Kasi sa ngayon wala rin akong machine. Wala akong mixer, wala akong roller. So wala pa. Baka may mag-sponsor sa inyo diyan. Pwedeng-pwede naman. Welcome naman tayo diyan sa mga mag-sponsor. Ay, ito pala, ito yung importante. Meron pa tayong oy, seconds na lang. Ayan. So, tapos na yung 30 minutes natin. Napakalinaw kasi nga may timer tayo. Napaka-importante pala dito sa paggawa ng ganitong method. Hello, Chef. Good morning. Salamat. Good morning din, Miss Lovelia Bernardo. Yung yeast, brand ng yeast, napaka-importante po kasi may brand ng yeast na mabilis na mamatay yung yeast. Meron din brand ng yeast na mabilis umasim o umaasim pa sa ganitong process. Okay, so hindi ko naman ina-advise pero ito talaga ginagamit ko na brand, Soft Gold, okay, sa ganitong process. Pero halos naman lahat ng tinapay na ginagawa ko, soft talaga gamit ko. Pero alam ko, pagkakaalam ko, maraming yeast na hindi lang soft na pwedeng pwede sa ganitong process. Okay? So, ikakat na po natin. Ang timbang po natin, kaya lang sa pagkat ng tinapay, sa ganitong technique o ganitong scenario, hindi mo talaga ano, matansya na parihas. Okay? Kung napansin nyo, yung wing scales ko sira-sira na po. Yan, karton na lang po itong sa taas kasi wala tayong pera pambili dyan. Makita ba? Okay, hindi mapansin na lang. Zero. Okay, blue lang kulay blue. Pero ano,
25 grams to 30 grams yung cut natin. Pero yung target na is 25 grams lang kasi dalawang piso lang talaga yung ano natin. So 26 grams po siya. So okay na po ito. Okay, so dire-diretso na po tayo. So fingers lang po yung panukat natin. Fingers, ididikit mo lang yung fingers tapos cut. Okay. But make sure yan, 25. Tamang-tama, 25. But make sure itong baston, paggawa mo ng baston, nasa 1 inch ka lang. 1 inch yung laki bago po natin i-rest. Okay? Kanina kailangan 1 inch lang. Tapos yung sukat, dalawang finger ko lang. Kung merong malaking finger dyan, fingers pala, kasi dalawa. Sorry. Okay? So, sukat tayo ulit. 2 fingers. Yan. So, kailangan talaga yung fingers. Okay. So, ganyan lang po. Dire-diretso na tayo. So, ang technique na ginagawa ko, itong 2 fingers tapos i-hold ng thumb. Okay? Para hindi gagalaw yung tinapay. Paliguan lang natin ng breadcrumbs para hindi siya magdidikit-dikit. So, ito yung plancha kung tawagin. Pansin nyo, medyo ano na siya, hindi po marumi ito, malinis po ito, kaya lang mayroong mga dark spot dyan sa ano po yan, dahilanan ng pagluluto natin. Minsan na yung gatas yung dahilan. Okay, so pagdidikitin lang po natin yung limang piraso po yan. Didikit ko lang. Kukompress ko po sila para hindi sila maghihiwalay. Sa isang plancha, pwede kayo mag-load ng 25 to 30 pieces, no? Kaya pa to. Kasi may plancha naman na mataas. Yan. Pwede siya konti. Yan, mataas konti. Kesa dito. So, kaya mo mag-load ng 30. Kaya lang ito, mataas konti. So, 25 lang tayo.
mga nagtatanong kung bakit natin dinidikit, ano? Itong pagdikit kong ganito, yung technique na to is para sa akin lang. Okay? Kung gusto niyo namang gayahin, walang problema po yan. Kasi ang hinahabol ko dito, yung moisture ng pandesal. Itong gitna, part ng pinagdidikita nila, mabasa-basa po yan. Hindi po yan tinatamaan ng ano, masyadong mainit. May init naman kasi siyempre naluluto siya. Pero hindi po siya nagda-dry. Okay, yan po yung ano. Hindi po siya nagda-dry. Kaya dinidikit ko po siya. Pag hinihiwalay-hiwalay mo yan, pagkaluto na, moist po yung ano. So, pag niluto mo siya ng 200 degrees Celsius, nagbabrown lang yung top, tapos pati yung bottom, nagbabrown din. Tapos yung gitna, moist siya. So, yun ang inhabol natin. Crispy sa taas, moist yung gitna. Okay, kaya pinagdidikit-dikit ko yan. Okay. So, mag-rest tayo ng another 30 minutes. So, set lang natin ulit ito. Kasi 30 minutes to. So, habang maghintay tayo dyan, sisindihan ko lang yung oven. I am making pandesal now, chef, para makasabay sa'yo. Yes, good morning. Maraming salamat. So, sisindihan lang po natin yung oven. Dito lang natin lalagay sa table, no? Para makita talaga natin yung ano, yung galaw niya. 30 minutes lang naman, hindi natin kailangan ng mataas na oras diyan. Kasi pag long time fermentation tayo tapos yung proofing natin is iaabot ng isang oras, pwede naman, kaya lang ano, mangyayari medyo mahangin na rin yung dating. Mabilis mag-dry. Kung nakabili rin kayo pag mainit, masarap. Tapos maya-maya pag naglamig, makunat. Ganun yung nangyayari dyan. Pag masyadong mataas yung proofing time niya. So, kailangan pa natin yung taba. So, lahat naman ng kinakain ng Pinoy, gusto natin yung may taba-taba. Okay? O mamantika. Yan yung masarap para sa atin. Okay, so sa mga ano, pwede kayong mag-request, ah. Pwede kayong mag-request ng sunod natin demo, sasabay kayo. So, gawa tayo schedule. Okay? Pwede tayong gawa na yung schedule yan. So, mamaya siguro, titingnan ko, may kamote naman. So, mamayang gabi, kagawa tayo ng ube pandesal, gamit ang kamote. Okay, so papakita natin yan mamaya. Kung sinong gustong sumabay, mabilisan lang naman yun. Pinakamahaba siguro 3 hours. Hindi na tulad nito na long time fermentation tayo.
dalawang set yung nangyayari. Kasi gusto natin na hindi papatayin yung live kagabi. Kaya lang, wala kami ibang cellphone. Isa lang pala cellphone namin. Wala kaming alarm. Kaya pinutol muna natin. Okay. So maraming maraming salamat sa maagang gumigising, ano. Sana kaya yung nag-request ng English. Sorry, hindi talaga tayo kayang mag-English. Baka matatanggal tong ngipin ko, kaka-English. So, sa ngayon lang po naka antabay sa live natin. Nasa stage na po tayo ng proofing fermentation. Nood ako ng live ngayon, sir. So, good morning po, ma'am. Maraming salamat po. So, ganito lang po yung ano, ginagawa ko. Kasi yung oven ko kasi maliit lang. So, within 30 minutes, mainit na po yun. So, kung oven nyo is pang komisari na, yung malaki ang oven, kailangan nyo preheat na almost 1 hour para makuha nyo yung 400 degrees Celsius. Salamat po, nabasa nyo po agad, sir. Yes po, maraming salamat din po. Kanina nabasa ko po kanina ang mga alas 2 ng madaling araw. Okay, baka may tanong pa kayo dyan, pwede natin sagutin habang nag-aantay tayo ng mga ilang minuto pa. 23 minutes. So ito pa lang ano, itong ginagawa ko. Itong gagawin natin na demos. Na isip ko kagabi na ibibigay natin dun sa mga ano. Actually kagabi nag-umpisa na ako kasi meron kaming opisina na pinag ano displayhan konti-konti lang. Yung natira kagabi, binigay ko dun sa mga taong natutulog sa kalye. Yung nasa gilid lang ng kalsada, inibigay ko yung natira. Hindi pa naman yung sira kasi nga po ginawa ko yun kahapon ng umaga, tapos kinuha ko ng 6 PM, tapos binigay ko sa kanila. So hindi pa sira yun, masarap pa yun. Okay, so same nito, ito niloto natin. Hindi naman namin ito maubos kasi dalawa lang kami dito. So mangyayari, magmumotor ako mamaya, ibibigay ko rin to. Okay, so sana makatulong to sa kanila agahan para kape. Okay, kahit paano makatulong tayo kasi nga po pandemic. Kung tayo ay ano, nahihirapan. May tanong lang po ako, sir. Bibingka at pandesal lang, ano po? Ano po yung bibingka? Bakalinaw po yung tanong, ma'am.
halata. Bibingka at pandesal lang ang paninda. Okay. So, bibingka at pandesal lang po paninda ninyo. So, mas maganda na kausapin nyo muna yung baker. Kasi bibingka lang pala. Ang ginagawa sa ano, sa ibang baker o pandesalan, yung sales mismo yung nagluluto. Okay? So, depende na po sa inyo yun kung tataasan nyo konti yung sahod ng sales, tapos siya yung kakausapin nyo na ikaw na muna magluluto kasi kailangan muna natin na obserbahan yung kita. Saka tayo mag-hire ng panibagong baker o panibagong sales, no? Na tutulong dyan sa pagluluto ng tinapay o bibingka. So, nasa sa inyo po yan. So, pwede kayo yung sales muna kung kaya nyong gumawa ng pandesal o bibingka. So, si sales na yung magluluto. Kaya maraming tindahan na ganyan. Tindahan ng bibingka na si sales yung nagluluto. Kahit pandesalan, babae yung nagluluto. Okay. So, depende na po yan. Pwedeng-pwede po yan. Salamat din po, ma'am. Meron din po kayong recipe ng white pandesal? Yes, meron naman po. Kahit nga po itong process na to, pwede natin to ano, gagawin with flour. Okay, so pwedeng-pwede po yan, palitan natin. Kaya lang, pag gumamit tayo ng wheat flour, tapos mataas yung sugar, mataas yung fat, useless po yun. Okay, so kailangan po natin gumawa talaga ng sariling formula ng wheat flour. Okay, so gagawin rin natin yan one day. So, hindi ko lang maibigay yung tamang date o araw kasi nga po marami pang request na nauna na gagawin muna natin kasi nireview ko yung umpisa kong video kagabi kasi nga ngayon lang tayo nakabalik, 10 months na pala tayo. Okay, 10 months na tayo nagumpisa, ang bilis ng panahon, ano? Chef, pag may time ka later, may PM ako sa'yo Messenger. Okay po. PM lang po kayo. Welcome na welcome po kayo. So, gagawan po natin yan. Gagawan natin ng sariling formula yan. Na lessen yung sugar, lessen yung fat. Kung hanggat maaari, pwede walang fat. Yan. Yan po yung napaka-importante pag wet yung ginagamit natin na flour. Kasi magiging useless yung wet pag high sugar tsaka high fat. Oh, 17 minutes na tayo. Baka meron kayong kape dyan, bigay naman. Share pa sa'yo ng recipe ng procedure, thanks. Procedure at saka recipe. Recipe pwede kong isend, kaya lang yung procedure gusto ko kasi ano,
Sa ngayon, sige, PM mo ako, PM ako tapos gagawa ko formula. Sabay ko na yung procedure. Okay? Kasi gagawin pa natin yun eh. Itatrial and error pa natin. Bibili pa tayo ng wheat flour. Okay? So, walang problema yan. Gawin natin. Gawa natin ang ano. So, paki-details na lang kung anong gusto mo mangyari sa wheat bread. Loaf ba? Kasi wala akong loaf pan. Kaya pandesal. Kung pandesal lang, walang problema yan. Tapos yung lokasyon mo pala, kung nasa Pilipinas ka o nasa ibang bansa. Kasi gugustuhin mo natin na magiging maganda yung kalabasan ng wheat flour. Kung nasa Pilipinas ka, hindi masarap yan. Kasi ang mangyayari sa gagawin natin na formula is ano, less sugar. So, kumbaga sa ating mga Pinoy, hindi masarap yan pag hindi matamis. Okay? Kaya, napaka-importante na sasabihin mo kung anong lugar ka ngayon. Okay? Para alam ko kung paano kita i-guide. Thank you po, Chef, sa mga responses niyo sa tanong ko. Sobrang informative po ng videos niyo. Maraming maraming salamat po, Miss Jet. So, dyan sa mga ano, sa mga nakantabay sa atin ngayon, hihingi lang ako ng pabor. Kung pwede, pakishare na lang rin po. Kasi, ano, kailangan din natin na kumita dito, no? Para hindi naman masayang yung puyat, pinagpupuyatan natin. Okay? Sana po, matulungan niyo ako dyan. Pakishare lang naman. Kasi yung kikitain ko pala dito, kahit mahirap tayo, meron ako plano. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi nga po, ito yung goal ko talaga sa paggawa ng YouTube. Unang-unang gusto ko makatulong sa mga taong gustong matuto sa baking. So, nagtagal habang tumatagal yung baking videos ko, nababasa ko yung mga comments. So, marami na ako natulungan. Yung iba nagnegosyo na. So, yung may mga kapital kasi marami talaga nawala ng trabaho pero meron silang ipon. So, during pandemic, nakapagnegosyo na sila. So, iniisip ko naman, pagbabalik yung regular na hanap buhay natin o yung movement ng pang-araw-araw natin, gusto ko tulungan yung wala namang cellphone, hindi nakakita sa mga videos natin. Gusto ko gumawa ng programa, hindi lang itong gamit ko, ito yung umpisa. Kasi siguro kung kikita tayo, mag-upgrade tayo, no? Tapos itong gamit na ano, gamit na inumpisahan ko, gusto ko ibigay dun sa tao na gusto kong tulungan. Okay? Pero hindi niya yung pwedeng ibenta. Okay? Ay, hindi pala bigay. Ipapagamit. Okay? Ipapagamit ko lang para mag-umpisa siyang magnegosyo. So, hindi niya yung pwede ibenta. Yan po yung plano ko. Kasi kung ibibigay ko sa kanya, maya-maya ibenta niya, so wala na. So, naisip ko, gagawa tayo ng agreement na hindi niya pwede ibenta. Okay, so ipapagamit lang natin pero i-guide natin siya kung paano mag-umpisa ng pandesal. Kasi napaka-importante lang sa paggawa ng pandesal yung ano, yung investment, yung pambili ng oven, pambili ng plancha, kasi yung puhunan ko konti lang yung papaikutin mo.
importante lang is mag-guide mo ng maayos yung puhunan. Kasi kung yung puhunan, eh, yun ang pagkukunan mo ng pang-araw-araw mo, ubos talaga. Tulad ng nangyari sa akin ngayon, ubos talaga. Okay, so napakalaking tulong sa mga senaryo na nangyari sa akin ngayon, kasi nga po yun ang pwede natin mai-advise dun sa mga future na tutulungan natin. Okay, so napakaganda po yung ano natin dito, yung goal, kasi lalaki at lalaki lang tayo, hindi man ngayon, darating din yan sa tamang panahon. Okay, yan po yung goal ko dyan. So sana matulungan nyo ako, pag-share na lang po. Kasi subukan ko na at least makagawa tayo ng 3 videos in 1 week. Okay, so kahit nasa bahay lang tayo, so gawa natin yan. Sir, pakitulungan naman. Gusto ko may sariling timpla para di mabago-bago ang labas. Okay. Ibig sabihin niyo po, gusto niyo po gumawa ng ano, ng tawag nito. Maraming ano, maraming technique diyan na hindi magbabago yung formula. Unang-una, ang ginagawa ng mga malalaking ano, malalaking bakery, gumagawa sila ng premix o preskill. Ang premix, gumagawa lang sila ng certain amount dun sa recipe, kumukuha lang sila ng certain amount, tapos yun yung ginagamit nila na as premix. Tapos nag-a-add na lang, ninonote nila na ano yung i-add na lang ni baker. So sa ganyang scenario, may part ka na na-hide ni baker. So hindi transparent yung recipe para kay baker. Meron ka tinatago kay baker, kasi may mga owner talaga na gusto nila gawing confidential yung recipe nila. Yan yung una, yung powder mix na ginagamit. Tapos yung Julius, kung familiar po kayo, ginagamit po niya, ginagawa po niya yung technique is pre-scale. Okay, tinitimbang niya po lahat ng ingredients maliban sa tubig tsaka yeast. Ang yeast iniwan na po niya na kay baker, so si baker na po bahala mag-adjust sa yeast. Kung kailangan habulin yung oras, so si baker na po bahala. Tapos nilagay sa isang plastic, pinaghalo niya po niya yung margarine at saka shortening, tapos yung flour at saka yung powdered milk, pwede mo yung pagsamahin, tapos yung sugar at saka salt, pwede mo yung ilagay sa isang plastic, tapos pagsamahin mo sa isang malaking plastic. Uulitin ko para malinaw, yung shortening at saka yung margarine, ilagay mo sa isang plastic. Okay, tapos yung sugar at saka salt, pwede mo rin ilagay sa isang plastic. O pwede mo rin hiwalayin yung dalawa to make sure, kung gusto mo mag-review sa kinawa mo na pre-scale, hiwalayin mo yung dalawa para alam mo na hindi mo nakalimutan yung salt. Okay, tapos yung flour at saka yung powdered milk, kung maglalagay ka ng powdered milk dyan sa recipe mo, kung wala naman, so flour lang. Okay, tawag dyan pre-scale. So ang gagawin lang, gagawin mo lang, mag-note ka lang na ilang grams yung tubig na kailangan sa ginawa mong pre-scale. Tapos yung yeast, ano mo lang si baker na, baker ka, kailangan natin mapalabas yung tinapay sa ganitong oras, so ang yeast natin ganito. Pero kung lalakas yung volume, ikaw na bahala mag-adjust, basta mahabol natin yung oras to produce more. Okay, so napaka-importante po yan. Pangatlo, ginagamit, bihira lang to ginagawa, pero ito yung ginagawa ko na technique, liquid premix. Okay, yung liquid
lahat ng liquid dito sa recipe natin is yung oil, brown sugar, water. Pinagsama ko po yan. Tapos, gawan mo ng total amount. Yan po yung titimbangin mo at titimbangin ni Baker. So, na-hide mo yung liquid. So, si Baker yung magtitimbang dun sa mga dry ingredients. Okay, so, yan po yung mga common na ginagawa. Tapos, sa technique naman sa procedure, kailangan mo lang i-guide si Baker sa ganyang, ano, sa ganyang sistema kung anong gusto mo procedure na gagawin sa pandesal mo at sa tinapay. So, napaka-importante lang po dyan is yung ma-hide mo, yung may part ka na ma-hide ni Baker para may privacy naman yung ano, recipe. Kumbaga, may konting confidential naman. Pero, kung tatagal si Baker, hanggat maaari, kung pwede, i-share mo rin yan kay Baker kasi napakalaking tulong din yan ni Baker. Gusto din natin na si Baker is magiging mag-improve din yung lifestyle niya kahit papaano. So, kailangan din natin tulungan yung taohan natin. Okay? So, 5 minutes na lang. Exactly ito recipe ng pandesal ko gagamitin ko, pwede po bang 25 kilograms? Yes, pwede po yan po, tamang tama po kayo. I-multiply nyo lang po ng 25, yan na po lahat ng ano items, multiply nyo po 25. Okay, gusto ko lang ano sabihin na sa pandesal pala ngayon, sa panahon ngayon, yung price ng flour sa market, hindi mo na kailangan umabot ng 30 grams. Yung iba, pinapalaki pa nila yung tinapay nila. Pinabot nila 30 grams. Siguro, hindi nila na-monitor si Baker. Kasi kahit itong formula na ginamit natin, is mababa lang yung cost. Kasi nga po, wala masyadong kaarte-arte. Mababa lang yung cost, pero hirap pa rin pumasok dun sa 30 grams. Pwede naman, lalo na kung nagsusulo ka lang, ikaw yung may-ari, ikaw yung gumagawa, pwede 30 grams. Pero kung may tauhan ka na, sinusuloy, meron ka sales, meron ka baker, so nasa 25 grams lang tayo. Okay, so sa laki naman, hindi mo naman masasabi na maliit o ano, eh, hindi maibenta kasi yun na talaga yung range ng 2 piso ng ano sa market. Okay, so ngayon ko lang ano during nag-resign ako, gumawa ako dito sa bahay tapos nag-costing ako gamit ang price ng merkado. Napag-isip-isip ko na kailangan pala nasa 25 lang talaga. Hindi na tayo aabot ng 30 grams, lalong-lalo na na pag meron tayong sinasahuran na baker o kaya sales. Ito po yung last na tanong ko. Dapat po ba may privacy ng mga tao namin?
Kasi isang bahay lang namin. Pasensya na po. Matuto, medyo bata pa kasi kami. Kalaman pa lang namin sa bigay. Okay. So, ibig niyo po sabihin, privacy po sa mga tauhan. Okay. Ibig niyo po sabihin regarding dun sa matulogan ng baker ninyo o kaya patutuloy ng siguro ang baker ang plano niyo baker niyo at saka o kaya sales stay in. Ganun po ba? Hindi naman hindi naman sa ita sa sabihin kung itatakwil natin yung mga tauhan natin no. Pero napaka-importante po talaga yung privacy natin. Kasi kahit tauhan natin yan o kakilala na natin, mas masarap pa rin matulog kung nasa isip natin na safe tayo. Okay, so napaka-importante po ang safety measure kumbaga. Regarding naman dun sa recipe, privacy ng recipe, so yun lang po yung ma-advise natin, yung prescale sa liquid at saka sa powder o kaya yung prescale ng titimbangin mo na lahat. Okay, so tapos na po yung 30 minutes natin. Isasalang na po natin to. So, malinaw po, no? Na 30 minutes na po yung proofing time natin. Tsaka yung resting fermentation natin kanina after baston. Okay? So, isasalang na po natin. Ang gilid po niya medyo nag pumatabingi kasi sa paggalaw ng tinapay parang dadapa siya konti pero okay lang po yan. Ang problema yan. So, isalang ko na po. Pasensya ka na po, hindi ko po ipapakita yung oven ko kasi nga po, medyo madilim doon. Okay, so gumagamit ako ng flashlight. Kasi nga po, nangungupahan lang tayo, kaya pasensya na po. So yung baking time natin una set natin sa 5 para i-check natin yung luto kasi nga po yung oven natin 5 minutes muna. Kasi yung oven po natin is cabinet type. So imagine niyo po yung apoy niya is nasa ilalim tapos naka-layered po yung naka-layered po yung plancha. So yung heat na galing sa ilalim hindi po tama rekta sa gitna. Okay? So ang mabilis maluto yung pinaka-bottom na part na malapit sa apoy at saka yung pinaka-top. Okay, so kailangan mo pagpalit-palitin yung planchas para maluto sila na equal.
Okay, so yun po yung disadvantage sa oven na yun, yung hindi rotary type na oven. Since po umpisa pa tayo, so kailangan mo natin mag-i-stays konti. Okay, so sa tanong ni ma'am, yun po privacy ng tulugan. Para sa akin lang po ito, mama, pero nasa sa inyo po yan. Kasi napaka-importante talaga ang privacy sa ating pagtulog. Kasi tulad ko, ako pag natulog ako, hindi naman saan nang babastos ako, ano, pero gusto ko naka underwear lang matulog. So paano pag may babae ako kasama na sales na, pagtatayo ako gusto kong pag umihi kung ganun. So kailangan natin privacy talaga. So, kung hangga't maaari, bigyan natin ng sariling room yung mga empleyado natin. Okay, so tapos kung hangga't maaari, meron sila sariling CR. Yan, so napaka-importante po. Pagdating naman sa kainan, sa salo-salo natin, so nasa sa inyo na rin yan kung gusto nyong kasabay kumain yung empleyado natin. Kasi napaka-importante rin yung relasyon natin sa empleyado natin. Okay, so napakalaking bagay po yan na kasabay natin sila kumakain. Na kasi sa time na yon is nakikilala natin lalo yung tao. Okay, so nasa sa inyo na yan. Pero pagdating din sa pagtulog o privacy, ng basta gusto mo nang magpahinga, para sa akin talaga is napaka-importante yan. So kailangan mo talaga ang gawa ng paraan na makatulog ka ng mahimbing. Okay? So 1 minute na lang. So ginawa natin is 5 minutes muna para pagpalitin natin yung plancha. Yung nasa ilalim, ilipat natin sa baba. So uulitin po natin itong oven ko is cabinet type. Okay. Kailangan natin paglipat-lipatin yung planchas. Tapos na po yung 5 minutes natin. Lalipat ko lang. Thank you.
So, mag-shoot tayo ng panibagong 5 minutes. Basa ulit tayo ng comment. Di kasi sumusunod mga tao ko, sir. Kaya nakikita ko mahirap pag wala kami privacy. Kasi parang naging kaibigan na namin. May asawa na po ako. Okay. Napakadali lang po yan, ma'am. Kasi kung tauhan nyo naman po is mga lalaki, okay? So yung asawa po nyo ang gamitin nyo pong kasangkapan dyan na siya po yung kumausap dun sa mga lalaki. Kung babae naman, so ikaw yung may karapatan o ikaw yung dapat kumausap sa mga babae, okay? Kasi kayo yung nagkakaintindihan pagdating sa privacy. Kung lalaki naman, kailangan mo talaga yung mister mo dyan. Kasi, kung nagiging kaibigan nyo na yung baker, lagi nyo namang ipapasok sa isipan ni baker na dapat meron maglagay pa rin kayo ng gap. Kasi, yes, kaibigan na tayo, na nagsama na tayo ng matagal, pero amo pa rin ako. Ako pa rin yung masusunod. Umaga, hindi naman na api-apihin natin sila, pero kailangan talaga natin ng privacy. Okay, so hindi po pwede yon, hindi po pwede yon na sila yung masusunod o sila. Kasi yun nga, lalo na sa pagtulog natin, o ikaw ay babae, tapos tauhan mo lalaki, tapos naging pasaway na sila, hindi na sila sumusunod sa gusto nating mangyari. So, hindi po pwede yan. Kailangan talaga natin madisiplina din yung baker kahit ano, close na natin sila. Kasi pwede naman idaan natin sa pabiro. O kaya gagawa tayo ng memos na ibibigay natin ng baker. So, o kaya guidance lang na kailangan sa pagdating na oras na ganito, tulog na tayo. O kailangan hanggang dito lang kayo sa oras na ito. Kasi siyempre kailangan din namin magpahinga. Ganun, ganun kailangan talaga yan. Kailangan talaga ng privacy. Kahit ako, kahit nga ako eh napaka ano ko talaga sa privacy kasi mabilis ako, ano, mapikon pagka hindi ako makatulog ng maayos. So, kailangan mo, ano, kausapin yung asawa mo na kailangan natin gumawa ng guidelines o memos na gusto natin mangyari sa mga tauhan natin. So, napaka-importante po yan, ma'am. So, kasi kahit na gano'ng ka-close natin yung tao, kahit nga kamag-anak natin, ano, minsan nananamantala. Okay? Hindi naman lahat, pero may mga tao talagang ganyan. Sinasamantala yung pagka magiging mabait natin. Minsan, meron din tayong problema. Kasi nga po, naging kampante na tayo. Diyan tayo nagkakaproblema. Okay, so kailangan pa rin natin yung proper guidelines. Hindi naman tayo maglalagay ng gap. Pero kailangan natin guidelines. Okay. Kung meron mang gap, konti lang, hindi naman malaki. Kasi napaka-importante talaga din yung relasyon. Pero pagdating sa privacy, yan nga, dyan tayo maglalagay ng gap. Kasi kailangan natin ng pahinga ng maayos. Napasukan kasi namin dati, walang day off. Ngayon, bikiri na kami, nalilito pa kami para sa schedule nila. Ano, regarding naman sa day off, pagka bikiri talaga, wala talagang day off yan. Bihira lang magkaka-day off. Kasi pagka pagkain, wala na, hindi naman napuputol yung kain.
Kaya walang yung mga lang, titingnan ko yung magsitay ng 3 minutes. Okay, so total of 13 minutes na tayo. So sa tanong ni ma'am regarding po sa day off, kadalasan sabi kiri hindi talaga nagsasara. Okay, hindi po yan nagsasara. Kaya lang ang mahirap po dyan pagka yung tauhan natin is iisa lang. So, ang mangyayari, wala siyang day off. So, ang napakagandang gawin lang po natin dyan is tayo yung nagmamay-ari ng mga bakery. Tayo yung gagawa ng schedule. Halimbawa, gusto natin na makapagpahinga si baker ng Sunday. So, isasakripisyo lang natin yan. Yung araw na yan, o kaya sabihin mo kay Baker na Baker half day ka lang pagka Sunday para makapagpahinga ka rin, kasi kailangan talaga ng katawan natin ng pahinga. O kaya sabihin mo kay Baker na Baker pagka Sunday double pay ka, o kaya bibigyan kita ng 50% na additional charge. Okay, hindi lang double pay, no, kasi lalong-lalo na pag nag-umpisa pa tayo during Sunday kung magtatrabaho ka the whole day. Kung hindi naman, half day ka lang, so pwede rin kasi para makapagpahinga ka rin. Pero para sa akin, gusto ko makapagpahinga ng isang araw sa isang linggo yung baker. Kung malakas na yung ano, malakas na yung bakery natin, kailangan natin magdagdag ng tao para makapagpahinga si baker. O kaya maghanap ka ng on-call. Yung on-call na yan, magjujote siya during day off ni baker, yung regular baker niya po. So, napaka-importante po yan kasi kailangan ni baker ng ma-recharge yung utak niya para makapag-isip ng maayos. Hindi madaling mapikon. Makausap niyo po ng maayos. Kasi ganun naman talaga tayo pag tayong tao, pag hindi nakapagpahinga ng maayos, mainit yung ulo natin palagi. Okay, so kailangan po natin pahinga. Pero yung regarding sa pagsasara ng bakery dahil kailangan tayong mag-day off, bihira lang po bakery magsasara ng isang araw sa isang linggo. Halos lahat ng bakery bukas po yan sa buong taon, not unless yung mga holidays like ano, mahal na araw, yung iba nagsasara, yung araw ng mga patay, yung iba nagsasara. Pero the rest na po, wala po, bukas po yan lahat ng bakery. Okay, so titingnan ko lang po yung tinapay natin. So, ayan, luto na po siya. So, napansin niyo po, itong part na to medyo sunog. Tsaka dito medyo light yung kulay. Kasi, nandiyan kasi kukunti lang yung load.
Ibig sabihin po niya, hindi po maganda yung circulation ng init ng oven na ginagamit ko. Okay, kahit binaliktad ko siya, may part pa rin na ano, hindi masyado na susunog. Nag brown. Okay, so yan po yung disadvantage ng oven na gamit natin, na mumurahin lang na oven. Okay, kung magandang oven na gamit mo dito, yung mga commissary oven o yung mga kahit maliit lang na oven, basta may brand. Okay, mga 7 to 8 minutes luto na po ito. Tapos even po yung pagka brown, maganda po yung pagkaluto. So yan po yung kagandahan na may mga brand na oven. Yung oven ko naman nasa halagang 12,000 lang. So hindi maganda yung luto. Imagine niyo, dalawang plansas lang to. Lalo na pag napuno ko siya ng apat. So matagal pa siya maluto, kasi nga po during binubuksan natin yung oven, tapos nililipat natin yung planchas, nilipat-lipat natin, bababa yung temperature ng oven. Kaya mayayari, lalong tatagal yung brown na o yung kulay na gusto nating makuha sa tinapay. Okay, so napaka-importante din yung oven. Pero kung wala pa tayong budget, pwede na rin. Kaya lang, kung gusto talaga natin quality, so kailangan din natin ng quality ng oven. Okay, so hindi naman ito yung sabihin natin na mababang quality. Pwedeng pwede na rin. Okay, so papakita ko sa inyo yung part na to. Ayan. Medyo against the light tayo, pero crispy po yung ano. Ayan, may tawag nito, kubal po to kung tawagin sa Bisaya. Okay, so titikman na natin. Ayan. Yan po ang habol natin dito. Crispiness ng pandesal. Hindi naman po siya natutuyo, kasi nga po yung gitna, yung pinagdidikitan nila, napansin niyo po, mabasa-basa po yan. Dito lang po sa bottom yung ano, saka yung sa taas yung crispy. Yan. So pag nakuha niyo po ang tamang timing dito, tapos maganda yung oven niyo, papatok at papatok po ito. Okay, so sino may kape dyan? Bigay naman ng kape, dahil wala akong kape ngayon. Okay, so sagutin na natin itong tanong ni ma'am. Sir, salamat sa inyo na kung marami akong katanungan. Gusto ko lang matuto kasi parang may share ko rin sa iba. Okay po, maraming maraming din salamat din po sa mga tanong ninyo, kasi marami din pong ano, nanonood o manunood pa sa mga videos natin. Sa mga tanong ninyo, is marami silang makukuha na guide. Okay, so hanggang dito na lang po tayo, kasi medyo mataas-taas na, almost 2 hours na tayo. Okay, so sana ay meron tayong natutunan. Nanghingi na ng tinapay yung pusa. Hello from Netherlands. Hi, Netherlands. Super Carolus. Good morning po. So, napakasarap po ng pandesal natin. Sana tayo nakatulong sa videos na to. So, hanggang sa muli. Mamayang gabi, gagawa tayo ng ubi pandesal gamit ang kamote. So, abangan niyo po uli ang live natin mamaya. Okay? Magkakape lang ako. Tapos, ibibigay ko na to. What am I looking at? Diyan po tayo nagkakaproblema eh. Pagka-English na eh. May nagtatanong from Netherlands.
This is pandesal, Pinoy pandesal. So, hanggang doon lang po yung English natin. Pasensya na po kayo. Where are you from? Philippines. I'm here in Philippines right now. And I'm doing demos with Filipino Pandesal. I'm very sorry, I'm not good in English. Mga laki usahay na di man dyan na nato malikaya no na dyan na sila pero good morning chef, good morning sab no, kain tayo ng pandesal. Baka may mga tanong pa kayo dyan bago tayo mag-sign off. Sasagutin natin yan. Mga 5 minutes na lang. Baka may pahabol pa tanong dyan. Huwag lang po English, ano? Kasi, yun nga po. Baka dudugo ilong ninyo pag nag-English ako. I am also a baker. Hi, Super Carlos. Nice meeting you, sir. Is it bread? Yes. This is what we call Pinoy Pandesal. If you are in Netherlands, we are different Pandesal. This is Pinoy Pandesal. Hi Naimalo, good morning. Never seen it. What do you mean? You never seen it Pinoy Pandesal in Netherlands? Maybe, but I'm not sure because in Netherlands? Maybe, not sure. Yes, regarding dyan sa tanong niyo po ma'am, mahirap talaga, no? Mahirap talaga maghanap ng magandang baker o partners dyan pagdating sa negosyo, ano. So, kailangan mo talaga ng dasal. Okay? Kahit nga ako, sabihin na natin, kahit nga ako, hirap din ako maghanap ng katuwang sa pagninegosyo. Kahit nga sabihin natin na hindi naman tayo expert pero hinug na po tayo pagdating sa baking, ano. Kasi malawak na yung experience natin, tapos yung exposure ko po, nakarating na po ako kung saan-saan sa Pilipinas sa pagdi-demo na po ng tinapay.
Okay, kumbaga hinog na tayo. Pero pagdating sa pagninegosyo, sariling negosyo, hirap pa rin po ako maghanap ng katuwang sa pagnegosyo. Kasi minsan, nag-aalangan tayo. Kasi nga po, lalong-lalo na po ngayon is may COVID, no? Second yung financial. Paano natin budgetin to sustain yung business natin. So, kailangan talaga natin yung dasal na bigyan tayo ng Panginoon ng magandang tauhan o katuwang sa trabaho, sa negosyo. Okay? Minsan kasi kahit gaano na tayo ka-prepare kung anong meron tayo sa pagninegosyo, eh, kung hindi pa natin oras para umasenso, babalik at babalik rin tayo sa dati nating kagawian. Kasi nga po, naniniwala po ako na nasa tamang panahon po ang lahat. Okay? Naisip ko kami lang ng papa ko at kapatid, kaya magkasosyo. Kailan po kaya? Dami na. Actually, yung family, family business, wala namang problema yan. Super Carolos from Netherlands. Wala daw siya nakita ang ganitong pandesal sa Netherlands. Siguro kasi French, more on French bread dyan sa Netherlands siguro. Yung family business naman yun, ma'am. Kahit na magka-family tayo, mas maganda magiging partner natin sa negosyo yung nanay o tatay natin. Madalang lang kapatid. Not unless yung kapatid is talaga kayo, magkaka-vibes. Okay? Kasi pagdating sa pira, mag-aaway talaga kayo. Okay? So, kailangan nyo po pagplanuhan ng maigi yan, yung mga partnership na negosyo. Kasi kung nanay at saka tatay lang naman yung partner natin, pwede pa nga natin pag-utangan yung nanay at tatay natin kung meron naman silang pera. Okay? Kaysa kapatid natin, kasi kasabay lang din natin yan sila eh. Nagtatrabaho, nag-iipon. Kaya medyo matipid pagdating sa budget. Okay? So walang problema po yung family business corporation o partner. Kaya lang kailangan talaga is pagplanuhan o gawan ng magandang terms and condition yung po ninyo bind po sa pagninegosyo. Okay, so marami na po umahalis sa live natin, so magsa-sign off na po ako. Iko-continuous lang po natin yung pagsagot sa nyo, ma'am, sa concern po ninyo sa chat lang po natin. Okay? So, maraming salamat po sa nakasubaybay po sa ginagawa natin ngayon. So, ulitin ko po. Thank you. And God bless.